Yan Constantino, ikukulong nga ba dahil sa lumabas na warrant of arrest? Lumabas na ang warrant of arrest ng Regional Trial Court ng DAPA Surigao del Norte laban sa pop rock royalty na si Yeng Constantino. Ito ay kaugnay ng kasong cybercrime na isinampa laban sa kanya ni Dr. Esterlina Tan. Nag-ugat ito sa controversial YouTube vlog na binahagi ni Yeng noong July 2019. Sa kanyang vlog, inireklamo ni Yeng ang diumanoy delay at insensitive remarks ng pangunahing doktor na in charge sa pagsusuri ng asawa ng singer na si Yan Asuncion sa DAPA Surigao Hospital. Na-aksidente ang asawa ni Yeng matapos itong mag-cliff diving sa isang lagoon sa Surigao. Pagkatapos nito ay dumanas ng temporary memory loss ang asawa niya. Sa kanyang vlog, pinasaringan ni Yeng si Dr. Esterlina Tan dahil tila wala raw ito sa hulog ng asikasuhin ang naaksidenteng asawa. Kalaunan ay nabash si Yeng dahil sa pamamahiya nito sa attending physician ng asawa. At dahil sa mga bashers niya, humingi siya ng dispensa sa doktor at sa iba pang nasaktan sa mga nasabi niya. Kasunod nito ay ang pagbura ng kanyang vlog. Pero naging matigas ang Philippine Medical Association o PMA. Ito ay grupo ng mga doktor na kinaaniban ni Dr. Tan. January 9, 2020, inupload ng isang Chris Marmocoro sa Facebook page na Opportunities for Doctors PH ang kopya ng Warrant of Arrest umano ni Yeng. Ito ang naging post niya. "Hello fellow doctors, this is posted with consent from Dr. Esterlina Tan. She is asking for help from the medical profession because there was no action to the warrant dated December 12, 2019 for Yeng Constantino. This is a landmark case for cyberbullying and cyber shaming for the medical profession, and winning this case is a win for all of us." Naka-attach dito ang kopya ng order upang isyuhan ng warrant of arrest si Yeng o Josephine Eusebio Constantino sa totoong buhay. Ito ay pirmado ng Presiding Judge Cesar B. Bordalba ng RTC Branch 31 ng DAPA at may petsa December 12, 2019. Ito ang nakasaad. "Upon a judicious examination and perusal of information, the records of preliminary investigation including the affidavits and written statements and other attachments to the information, the court finds probable cause to issue warrant of arrest. Let the warrant of arrest be issued to the apprehension of the above named accused, who is said to be residing at Quezon City and working at ABS-CBN Broadcast Center, Sergeant Isguera Avenue, corner Mother Ignatia Street, Diliman, Quezon City. The bail bond posted is hereby fixed at 30,000 pesos. So ordered." May nakanote din na bigyan ng kopya ang Chief of Police ng Quezon City. Pero ilang oras lang ay binura na ng uploader sa Facebook ang message na ito. At ang sabi naman ng lawyer ni Yeng ay walang kaalam-alam ang singer tungkol sa isinampang reklamo ni Dr. Tan laban sa kanya. Magbibigay daw sila ng karagdagang impormasyon sakaling makakuha ng konkretong impormasyon tungkol dito. Ano ang masasabi nyo sa videong ito? Comment lang kayo sa baba. Ang lahat ng videos at larawan na ginamit namin sa vlog na ito ay kinikredit namin sa tunay na nagmamay-ari nito. Paano madlang people, hanggang sa susunod ulit, paki-like and share na lang po ang videong ito. At sa mga di pa nagsusubscribe, subscribe na for free! Paano gawin? Pindutin lamang ang subscribe red button at pagkatapos huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para maging updated kayo sa mga panibagong videos related sa showbiz and political issues sa ating bansa. Thank you so much. Much love, and to God be the glory.